Parang nawawala yata yung aking ano? Yung aking cellphone. Ah, andito pala. Okay. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Paano natin iingatan ang karunungan na isang mahalaga para sa ating buhay? Ako si Pastor Edwin, Pastor Romulet, dito sa Morning Devo. Magandang umaga mga ka-Morning Devo. Nandito ulit tayo upang magpatuloy na pag-aralan ang karunungan na siyang serye po natin dito po sa ating Season 3 ng Morning Devo. At ngayon, babasahin po natin dito sa Proverbs chapter 3, verse 21 to 35. At Sir Romulet, basahin natin ang pareho ito. Simulan ko muna dito sa verse 21. Aking anak, karunungan at hinabon ay huwag mong iwawala. Huwag pabayaang makaalpas sa isipan at gunitan. Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Sa landas mo'y hindi ka matitisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin. At lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimik. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangma. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo at di niya hahayaan sa bitag ikaw ay masilo. So verse 27, ang sinasabi po sa atin, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa'yo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Huwag makikipag-away na walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa tao sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay dilalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palalo ay kanyang kinasusuklaman, ngunit kinalulugdan niya ang may pababag at kalooban. Ang taong matalino ay magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aaniin. So makikita natin dito na talagang napakaraming katotohanan na ipinamaalala sa atin ng Panginoon na dapat daw nating ingatan, no? Dapat nating bantayan at huwag nating iwawala. Sabi nga dito sa verse 21, aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala at huwag babayang makaalpas sa isipan at iritan. Tanong ko lang, no? Pastor Romulet, katulad nga kanina, nawawala yung aking cellphone, ito na pala, no? Parang anong nagiging, kumbaga, epekto ba kapag yung pangamahalagang bagay ay nawawala sa atin or, you know, sa example nito, anong nagiging reaction mara sa atin? Siyempre, may tension. And you feel kulang kasi, siyempre, bihira nga yun sa tao walang cellphone. Of course. Kung lumarangat ka sa labas ng bahay na walang cellphone, para alam mo po lang, no? Mm-hmm. Babalik ka. Lalo tigit ang karunungan. No? Huwag natin iiwanan niya sa lost and found. Yeah. Na pag nawala na, hindi naman nababalikan. Lagi mo itong dalhin, yung nakibig sabihin. So, ingatan ang karunungan na laging nasa iyo. Kasi kapag nawala mo ito or hindi mo naingatan, yun nga, merong tension, you feel insecure actually. At bukod sa kulang yung disposition, kulang na rin yung confidence mo. Kaya maganda, maingatan mong may karunungan ka sa bawat sandali. So sa pagpapahalaga mo ng karunungan, katulad ng pagpapahalaga mo ng mga bagay na mahalaga sa'yo, cellphone, pera, ay nagdudulot ito ng matiwasay, ng isang mapayapa. So, kapag ilalagay po natin sa practical na aplikasyon ang ibig sabihin po ng pagpapahalaga ng karunungan, bawat araw conscious ka na iingatan mo ito. Iingatan mo na huwag magsalita ng masama or masakit sa kapwa. Iingatan mo na hindi ka magiging engaged sa dishonesty
kundi i-engage mo yung sarili mo sa katotohanan. Iingatan mo rin ang iyong pag-ugali sa pagkakataon na kung saan ay gusto mong magalit, gusto mong manapak, di ba? May mga pagkakataon na gano'n, no? Pero dahil hindi mo winawala yung pag-ugali na pagpipigil sa sarili, pinapahalagahan mo yun. So yun ang ginagamit mo ngayon, no? Yun ang pinapahalagahan mo ngayon. Ang pag-iingat sa karunungan, ibig sabihin, di mo ikuno kompromiso. Yan. Walang compromise. Kung ano yung alam mo, tama, matuwid, kalugod-bigod sa Diyos, huwag mo ikompromiso na baka pwedeng saglit lang, eh, piko mo na siya ihabang sa ngayon. Ay, yung saglit na yon. Parang sasabihin sa Panginoon, Lord, time out nga. Gusto kong manakap ng tao. Hindi mo na ingatan. Hindi mo na ingatan ang kanungan. Naiwala mo ito. So sabi ng Proverbs, huwag mo iwawala. Yeah. Lagi mong tanglay. Yeah. Kasi ang bunga po nito kapag lagi natin itong pinapahalagaan, ina-apply natin sa ating buhay, yung mga character, yung wisdom, yung talagang maayos na pamumuhay. Nagbubunga naman ito talaga ng magandang resulta sa atin. Alam niyo po yung sabi niya dun sa verse 23. At kung magkagay, lalakad ka ng matiwasay, sa landas mo hindi ka matatalisod. So, ibig sabihin, your walk of life would always be taken care of, no? Tapos sabi niya rito sa verse 24, sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin. So, alam niyo po bang kapag ka nakagawa ka ng hindi tama, lagi mong daladala yan eh. Parang it will always be a burden to you. Ayoko mong mabuhay ng gano'n, na lagi ako may burden, lagi akong may pasanin dahil hindi ako naging wise sa paggawa ng tama or sa paggawa ng masama, no? At hindi yung tama yung aking pinili, no? At yun na, isa pa, tuloy ko lang dito, no? Ang pagtulog mo ay masarap at mahibig, no? Minsan nga, di ba, Pastor Ramelet, pagka may mga discussion bilang mag-asawa, naranasan ba natin yan, no? Minsan may mga disagreement tayo. Ano, di ba? May mga disagreement tayo. At tapos hindi natin ito ni-resolve na settle. Masettled. Mahirap matulog eh. Parang, hindi ka. Oo, puyat na puyat ka. Kasi nga, syempre, carry mo yung anger. Kaya nga sinabi rin ng salita ng Diyos sa New Testament, huwag ninyong hahayaang lubugan kayo na araw sa inyong galit. Kasi nga, ayaw ng Diyos na tayo ay, you know, nakikimkim ng galit. Hindi matiwasay yun. No, hindi ka mahimbing matulog. Mahirap yun. Tsaka yung ano, sabi nyo, sa landas mo hindi ka matatalisod. Alam niyo po, sa dinadaan natin, may mga bumps. No? Eh kung hindi ka marunong sa buhay na ito, lagi kang dadadapa dahil meron ka titusuran. Meron mga bumps sa buhay na hindi mo pinlano. No? Hindi mo ito minsan sinasadya na naandyan. Pero dumarating sila. Lalo na doon sa verse 20, sabi nito, 25. Yeah. Kahit hampas itong bagyo, ay dumating ng biglaan. Mm-hmm. So yung attacks sa buhay, attacks sa buhay at ng kaaway o kahit ng anumang factors sa buhay na ito, biglaan siya. Mm-hmm. So kapag biglaan at hindi ka prepared, yun ang ano. Yun. No, doon ka talaga natatalo. Doon ka nakakaranas ng pagpagsak, no? Kaya ang kahalagahan na ingatan mo yung karunungan, ibig sabihin, lagi mo itong daladala. No? Para nang sa gayon, kapag lumakad ka sa buhay, kahit may katitisuran, dahil marunong ka, so hindi ka matitisod kasi alam, oops, bumps ito ang buhay. So I need to lambasan ito, tuloy-tuloy sa lakad, o kaya may biglang pagsubok na dumating, bad news. Bagamat we expect everyday good news, pero may bad news. Yeah, lagi may nangyayari, hindi maganda sa buhay. So, ano kayo ng response mo doon? So, ang taong may pag-iingat o iniingatan niya yung karunungan, ibig sabihin, sa puso niya, lagi niya itong daladala na mayroong posibilidad na, meron mang bagyo ngayon. Dahil yung katalinuhan ay nagbibigay sa iyo ng pananampalataya sa Diyos, kaya pa ito sa biyaya. So, kapag ka may intentionality ka pala na you just have to keep wisdom, choose the right path, decision making,
ay nagiging forward-looking ka. Kumbaga, ito ay parang inihahanda mo lang ang sarili mo sa mga susunod na pagsubok, that you are stable. Yeah. Ang paggawa po ng mabuti, ang pagsunod sa salita ng Diyos, ang pagpili sa karunungan, ang piliin ang tama. Actually, ito po ay investment for future challenges that you will be facing. It will bring stability to you, no? Ang bibigay ito ng stability sa iyo. Sapagkat, inihanda mo yung sarili mo. Kaya, wag po nating iwawala yung magandang asal, magandang attitude, mga tamang character. Kasi, it will protect you from future, you know, disaster or challenges na hindi mo inaasahan. Yeah. Sabi sa 26, pagkatiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo at di niya hayaang sa bitag ikay masilo. So may mga traps ang kaaway. Yes. And at times, no, yung mga ating mga awor, mga employer, tayo ay tinatest nila, no? Kung papasok ba tayo sa isang bitag na kung saan ay ma-compromise yung ating integrity, yung ating honesty, yung ating pagiging palataya. At kapag tayo ay hindi bumigay doon dahil iniingatan natin yung karunungan na nasa atin, simple naman, no? Tayo ay subject to promotion and subject to increase. Pero sa kabilang banda, kung hindi natin napasahan, tayo ay napasilo doon sa bitag na iyon na tayo ng daya, tayo ay nira ng ating kapwa. Dahil may mga, you know, may mga conversations na kung saan ay talaga na pang sinisilo tayo doon at tayo bumigyan, ayun, doon tayo na papasubo sa kapangyarihan. Kaya ingatan natin yung karunungan. Isang aspeto rin ng pag-iingat ng karunungan ay yung pangalawa, no? Laging pahalagahan natin at bigyan natin ng pansin ng ating kapwa, no? Yung pakikipagkabuha tao. Sabi nga rito sa verse 27, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mo nang sabihin, bumalik ka bukas at ibibigay ko yun, no? So, kung nasa iyo na rin lang. Oo nga, kung may capacity ka tulong. To help, tumulong ka na, no? Isa po yan sa ipinagtatagubili ng Panginoon sa atin bilang pagpapahalaga sa karunungan, na generosity is a way of life, supposed to be. Pagtulong sa kapwa, hindi lingit sa Panginoon yan. Lahat tayo ay may pangangailangan at darating din ang panahon na tayo ay mangangailangan din. Pero kapag tayo ay nag-iingat ng pag-ugaling laging mapagbigay, ay aade rin tayo ng pagpapala na may mga magbibigay, tutulong, at magbibigay sa atin ng pagpapala sa ating pangailangan. So, lagi tayong maging handa na tumulong. Now, I'm not just saying monetary help lang, no? Sometimes people... Time. Yeah, is asking for time. Listening ear. Or sometimes, isa rin sa kailangan ng tao ay yung advice, encouragement. Oo, maging generous tayo, maging encourage sa iba. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, madalang na yung nakakarinig ka ng encouragement sa tao. Puro bad news na naririnig natin, puro discouraging words pa ang ibinabalandra sa atin. Well, maganda application yan, actually, no? Ngayon, mag-isip ka ng isa o dalawang tao i-encourage ngayon panahon ito. It's either through text message or through a call or maybe through a personal visit. Mm-hmm. No, kung saan ay hindi naman masyadong mahal na mahal at magastos. Pero isa, dalawang tao na maaaring nilalagay ng Lord sa puso mo, sa memory mo, na bakit hindi, no? Na i-encourage mo ang tao ito. So, totoo lang, wala tayong dahilan para sabihin, wala akong may bibigay. Kasi everyday, meron kang capacity to give. Everyday. So, what do you have that you can give? That you can release and become a blessing to other people? And this time, sa verse 29, sa kaibigan mo. Sa mga tao na nagtitiwala sa iyo. Yes. So, kung we betray ang kanilang trust. Tama yun, no? Maging trustworthy tayo. So, kung meron mga lihim,
Dikit na hindi naman makapalagay sa panganin ba iyong kaibigan, eh matatiling confidential sa iyo. Pero syempre, ibang usapan naman kapag, no, kailangan na ng iyong action para iligtas ang kaibigan mula sa panganin. Yes. Ibang bagay na yan, ibang situation na yan. Pero when it comes to, you know, yung magkaroon ng confidence ang friend mo na, you know, kung nagkwento siya ng mga bagay na alam niyang ikaw lang ang dapat na kinik. Oo, makinik. Eh, huwag mo namang kalab na sa iba. Diba? Yung nga, ang tiwala ay napaka-importante sa relasyon. Ano? We have to trust each other and we have to protect each other. At saka yung trust din, bantayan po natin yan. Huwag po natin sisirain yan sapagkat isa po yan sa pinakamahirap i-build yung trust pagka may mga tao na natitiwala sa atin. Tapos, sinira natin yung mga. Yes. Okay. It will really be a very hard process to rebuild trust. Kaya napaka-importante na panghawakan po natin yung tama at lagi tayong mapagkakatiwalaan. Isa pa rin yung sinabi niya rito, huwag kang makikipag-away ng walang sapat na dahilan. Pwede mo nagpag-away, Pastor Ed. Okay. Basta may dahilan. Right? Okay. Pero huwag kang makipag-away, walang sapat na dahilan. Kasi ang conflict, mga kaibigan, hindi po yan maiwasan. Lalo na kapag yung conflict of understanding, conflict ng mga bagay na, halimbawa, hindi kayo nga nagka-ipipian, pero you know that you have a good intention. Intention. So, pero kapag nakikipag-away ka na walang dahilan, problema yun eh. No? Biglang-bigla ka nalang nakipag-away. Oh, mahirap yun, no? Biglang yun na... Hindi naman menopausal. Walang yun nararanasan ko yun. Wala pa naman ako sa edad, ano? Pero sa mga kabaridibo natin na minsan yung temper. Yes. Yung out of your emotional mood. Wala lang, type mo lang na mag-asam ng sa bahay mo. Type mo lang, maging masungit ngayong araw na ito. Ayok. May kilala ka bang ganyan? Hindi ko alam eh, wala akong man. So, alam niyo, ka-morning divo, ganun nga ang minsan nagiging takbuhin natin sa pag-ugali minsan. Now, I would rather say, okay, siguro we have to understand the person kung nais niyang maging tahimik ngayong araw na ito. Peacemaker po tayo. Peacemaker po tayo. Kung ayaw niyang makipagbiruan ngayong araw na ito, di huwag mo munang bibiruin, baka mag-aaway pa kayo niyan kasi wala na sa mood yan. Tignan niyo yung verse 30, Pastor Ed. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan. Kung, ito po, hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Of course, pag ginawan ka ng masama, siyempre. Gagawa ka ng isang bagay para ituwid yung kasama. Hindi lang yun. No. Magdadalit ka talaga. Ah, talaga? Oo, magdadalit ka. Kasi ginawan ka ng masama eh, di ba? Pero ito po, no, wag na maging gabay natin bilang mananang palataya. Ang magalit ay hindi kasalanan hanggat. Oo. Hanggat hindi ka nag-iisip para sirain din mo ka. Saka violente, no? Violente ka, nananakit ka. Pero pag ginawa ka ng masama, aminin natin mga kapatid, nagkagalit tayo so kasi may righteous anger. So may tinatawag na holy anger, righteous anger nga, no? Pero kapag ka nga nagalit ka, huwag kang mag-murahin ng tao. Huwag i... Pumuna sumpain naman yung tao. Oo, kaya ibaba ang kanyang tingin. Or ipanalaya Panginoon, ipahamak. Huwag na ba, Panginoon? Hindi, parang gano'n. Yan, no? Galim mga ka-morning table, huwag po nating tularan yung gano'n. Hindi natin sinasabing gano'n na dapat natin gawin. Pero ang sinasabi lang natin, pagka may maling bagay, talagang kwad po yun. Ganit tayo kasi sa masama. Tama yun. Natural lang. Natural lang na may galit sapagkat yung galit na yun, basta ito ay isang galit na matuwid, ano, ay magbibigay ito ng kuwang para sa pagtutuwid, pagtatama, at pigit sa lahat ay malalantad yung hindi tama, no, yung unrighteousness. So, wag daw lumipas yung ano, di ba? Yung araw. Yung araw, napanggit ko nga kanina, mahirap matulog pagka galit na galit kayo sa isa't isa, di ba? Buti hindi ka nagalit sa akin. Palagay ko, mga ka-morning people natin, naranasan nyo na rin yan, no? Ilang beses na ba kayo nakaranas na hindi kayo makatulog dahil galit na galit kayo? Yun, hindi po pwede naman po yung... Huwag maging palaaway. Yan. Doon. Huwag maging palaaway. So yan, so pahalagahan natin ating kapwa, gawan ng kagandahan ng loob,
Pag sinabi kong kapwa, Pastor Amelia, hindi lang yung kapwa sa kapitbahay mo. Ha? Minsan kasi, nagiging mabait tayo sa labas. Ito magandang point to eh. Ikaw ang mabait sa bahay. Oo, ako layak mabait sa bahay, no? Oo, di, kasi nga, mga ka-morning diva, di ba may tendency po tayo? Mabait tayo sa labas. Ayan. Pero masugit tayo pag-uwi natin, ano? Para tayo pang leon. Mabait. Oo, para tayong leon pagka tayo ay... nag-iiba nga nyo. Oo, totoo nga. No? Yung mga anak natin, nagtataguan na pagka lumakating na tayo sa loob ng bahay. So, medyo ikwan lang po natin, maging consistent lang yung ating attitude na, you know, we have to be always consistent in terms of kindness, no? If we are kind to other people, then dapat mas kahit din tayo sa mga tao sa kwan natin, sa kasambahay natin. So, yeah. Okay, so pangatlo, Pastor Amelia, ano pa yun? Iwasan na ugali masama. Well, verse 31, huwag kang mailingit sa tao marahas, di lalakad pa sa masama niyang landas. So, ang term na huwag kang mailingit, kasi at times, yung tao kasi marahas, parang ano yun eh, very strong, very loud, you know, lagi napapansin, and then mabilis, ano? Pero sabi mo, huwag kaingitan. Kasi akala natin nakakamble siya ng mabilis at malaki. Mm-hmm. So, ito lang. Yeah. Masama yung at sa Panginoon, sa verse 32, kinasusuklaman niya yung mga isipan pa lang, ha? Hindi pa ginagawa. Isipang baluktot. Hindi nalulugod ang Panginoon po doon. So, iwasan po natin yung mga ugaling yon na sa kaisipan pa lamang, iba na yung ating iniisip sa... Isipang baluktot, yun yung mga tao wala tapok sa Diyos. Yun yung mga tao na may isipan na ipahamang ang iba. Imagine, pagising sa umaga, ang plano niya, ano kaya gagawin ko para magalit yung aking kapitbahay? Parang gano'n, no? Yung isipang baluktot na, ano kaya ang magandang tactic para yung kasama at trabaho ay hindi ma-promote? Ayan, di ba? So yung mga isipang baluktot na ang dulot nito, napapahamak yung kapwa. Gusto mo ipasawa yung kapwa. At isa pang kinasusuklaman din ng Panginoon ay yung palalo, yung masyadong proud, mapagmataas. Isa yan sa talagang dapat po rin nating ingatan na kapag tayo ay yun na nasa attitude ng being proud, dapat maging kwantit po tayo doon. Bigyan po natin ito ng pansin. At kinaluluguran niya ang mababa ang kalooban. Yan, no? Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Isang humble, isang mapagpakumbaba. Hanggat pare, pag sinabi po natin mapagpakumbaba, you're ready to be corrected, you're ready to be, you know. So, yun po, yung mga bagay na dapat po nating ingatan, mga kapatid. Siguro, i-summarize lang po natin, tayo po ay magwawakas na una-una, ingatan daw po natin yung karunungan. Pangalawa, ingatan natin yung kapwa natin sa paggawa ng mabuti sa kanila. At pangatlo, yung atin pong babanday po natin na huwag po tayong gumawa ng kasamaan. Okay. At in this way, application na. Diba? Sa atin. Okay. Talagang i-encourage natin ang bawat isa. Isa gawa po natin ito. At tayo po dyan, gusto ko po ipanalangin. Ating mga ka-morning day po, na maaaring first time mo na ngayon ay nanood, nakinig, nagsalita ng Diyos mula sa kawikaan. At nais mong pagpasyahan na magsimula sa isang bagong buhay na may karugungan na mula sa Diyos. Ito ay ang Panginoong Jesus. Kailangan mo ang Panginoong Jesus at naintindihan mo ito at gusto mo siyang tanggapin at paghalihin sa iyong buhay. Ngayon, magsimula ka sa panalangin, ibukas mo yung bibig mo na may puso nagtitiwala sa kanya at gawin mo itong personal mo panalangin na pagsusuko ng iyong buhay sa kanya. At sabihin mo ito, Panginoong Jesus, sige, isambit mo itong panalangin ito. Panginoong Jesus, ikaw na po ang maghari sa akin. Tinatanggap po, Panginoon, na iyong pag-ibig, ang iyong kanungan, at ang iyong kaunawaan. Turuan mo mong mabuhay na mayroong karunungan sa buhay na ito. At salamat sa iyong pamuna, mayroon akong bagong buhay at mayroon akong kapatawaran na galing sa iyo. Amen. Salamat po, Panginoong Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen. Amen. Kung nanalangin po kayo ng panalangin iyon, isulat niyo lang yung pangalan dyan po sa comment section para makapang-connecta po kami sa inyo.
Well, nagpapasalamat po tayo sa inyo pong pagsama sa atin. Ito po sa atin pong pag-aaral ng kanyang mga salita. At nawa po ay napagpala po kayo at nagbigay ito ng pagkatuto sa kanyang mga karunungan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Gift.